everyone, welcome to Kagutom TV. And syempre, salamat sa mga sumusuporta at sa mga nanonood ng aking cooking vlog. At syempre, sa mga bago lang dyan, subscribe na kayo. Pindutin nyo lang yung subscribe button and yung bell para ma-update kayo lagi sa mga luto ko. And ang aking lulutuin ngayon ay tinawag ko siyang Rellenong Tokwa. So, medyo may twist tong luto na to. So, abangan nyo. Sigurado magugustuhan nyo to. Masarap to. Pasok na pasok sa budget ni Mrs. to. So, game? Ready na kayo? Tara! Woo! So, ito mga gutom ang ating mga kailangan. Tokwa. Tuna. Carrots, sibuyas, at saka itlog. Tapos dito mga kagutom, pinagsama ko na yung harina at saka cornstarch. So mga 3 tablespoon ng harina, depende sa'yo kung gaano karami yung lulutuin nyo. So kasi sa akin na 5 pirasong toko lang naman yung gagamitin ko. Kaya ginawa ko 3 tablespoon ng harina, 3 tablespoon ng cornstarch. Tapos nilagyan ko na rin siya ng salt and pepper para may lasa na rin siya. So, kailangan lang natin iprito muna yung tokwa. Tayin lang natin siya hanggang sa maluto. Mga gutom, after natin maprito yung tokwa, hihiwain lang natin siya dito sa gilid. Yan, bali ganyan ang magiging kalalabasan nyo mga kagutom. So siguraduhin nyo lang na hindi nyo mapubutas yung ilalim para dyan natin ilalagay yung mga pinagsama-sama nating ingredients mamaya. So ganito kalalabasan mga kagutom ng tsura ng tokwa natin. Yan. Kaya mga gutom, kung mapapansin nyo, hiniwa ako na yung mga carrots, sibuyas, tapos yung tuna, nilagay ko na rito. And then, nalagyan natin siya ng cornstarch. Yung hinalo natin cornstarch kanina, lagyan natin siya, haluin natin mamaya. Tapos ito, yung tokwa mga gutom, hinalo natin dito sa mga pinaghalo-halo natin sangkap. Halu-haluin lang natin to. Yung sa mahalo na siya ng maigi. Tapos lagyan lang natin siya ng lagyan natin siya mamaya ng itlog tsaka cornstarch and harina. So gagawin ko, dudurug-durugin ko muna to. So nahalo na natin mga gutom, maglalagay na lang ako ng itlog. Lalagyan ko na ng itlog. Saka yung cornstarch natin at harina na tag 3 tablespoons sila. Tiyan ko muna, haluhaluin muna natin. So, para lang kayong gumagawa ng ano nito, meatballs. So yung mga gutom, after nating mahalo, ilalagay lang natin siya dito sa pinirito nating tokwa. Parang with feelings lang.
Pwede yung sobran, pwede yung pantay. Sa akin kasi papantay ko siya para magmukha pa rin siyang tokwa. And then yung natira natin kaninang harina, to cornstarch, nalagay ko yung sabaw dito. Yung natira, yung sabaw ng tula natin. Kaya naluwa-luwin lang natin. Ayan mga gutom. Isasosaw muna natin dito yung tokwa bago natin siya isalang ulit sa mantika. Bago natin siya ulit i-fried. Para may lasa rin yung labas niya. Ngayon hindi, may iwasan masunog. Dapat ang mantika natin dito is sobrang hina lang. Ah. Kasi yung tokwa natin luto na. So, yung lulutuin na lang natin yung loob. And eto na. So, ilalagay na natin ito dito. So, ganyan ang gagawin natin mga gutom. Tapos salang natin ang low fire lang. Mahina-mahina lang siya sa gutom. Then, next. Ito na mga gutom, binaligtad ko na siya. So, ito na mga gutom, luto na siya. So, tignan nyo yung outcome niya. Yan. Yan yung outcome niya.